So today guys, magja-jump start tayo ng sasakyan gamit ito at yung battery ng aking RC. Ito pala yung gagamitin natin. Pang ano lang to, ah, pang emergency purposes lang to. Para kung mga talagang kailangan nyo ng start yung sasakyan nyo. So yung sasakyan ko pala, sira na yung baterya. So hindi na nag-hold ng charge yung battery ko. So kailangan ng palitan. So magagamit nyo to sa pagka-emergency lang talaga. So gagamitin natin itong battery ng aking RC. Ano to eh, 3S 11.1 volts. So pwede siyang mag-crank pero yung mabilis lang. Wala to. Hiniram ko to kay kuya ko. Ang tawag ito, may ganito siya. So make sure nyo lang na red, going to red, tapos red dito positive, para iwas shortage tayo. Tapos i-safety lang natin yan dito sa may, huwag natin lagay sa may bakal. So try natin i-crank. Double check, okay na. Tara, crank natin. Ito na, the moment of truth. Tapos make sure na nakapatay lahat ng mga ilaw, everything, para hindi mahirapan mag-crank yung ano natin, yung battery natin. So ayan. Ayun, mahina. So guys, hindi na pala kailangan to. Kasi nung nilagay ko to, ayaw niya mag-crank. So tatanggalin natin yan and then ide-direct natin siya ng ito at saka mismong battery lang. Try natin direct kasi kanina hindi umandar eh. Mahina yung crank niya. So make sure ulit na tama yung polarity. So ayan, directa tayo. Try natin. So ayan na. Yun, mandar pero mahina yung redondo. Pero at least mandar. So tatanggalin natin kagad yung battery natin. Yun. Oops, huwag natin pagdidikit eh. Yan. So kita nyo guys, sumandar. Pag jump start natin, medyo mahihirapan lang itong ano natin, itong 3S battery. Pero itong battery hindi naman masyadong uminit. Tsaka yung wire, pero itong wire na to medyo mainit siya. So ano lang siya, careful lang talaga. So do it at your own risk. So yun na guys, diretso na ako ng shop, bibili na ako ng battery. So guys, thank you sa panonood and ayun, no, mandar. Alright, tara, see you. Thank you, subscribe.